isang malaking sunog ang sumiklab sa isang residential area dito sa Quiapo, Manila, kaninang madaling araw. May 6 na bata ang nawawala at hinahanap ngayon matapos tupukin ng apoy ang mga bahay dito sa barangay 387 Zone 39 sa Arlegui Street. Inaalam pa kung nakaligtas sa mga ito na iwan sa loob ng mga natupok na bahay. Nagsimula ang sunog kaninang pasado alas 2 na madaling araw at umabot na ikatlong alarma. Ito po ay programa ng Vicariato ng San Jose de Trozo, Arlegui of Loreto, mga katekista po. The objective of this activity actually is, kikiisa lang po kami sa kanila, makikitawa. Kung sa sharing po, iiyak sila, makikiiyak din po kami. Yun po ay paraan namin para maipakita na buhay ang Diyos sa mga taong nahihirapan. At kami po ay bukas din na gamitin ng Diyos. Ipadama namin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos na hindi po nababawasan, hindi po talaga nawawala. Siyempre kung susunod uli akong kumuha ng mga gamit, isa sa aming magnanay yung mamamatay kasi sobrang dami ng tao. May ipit siya or ako man. Ginawa ko, hindi na ako pumasok. Pinawa ako kay anak kong bunso sa kapitbahay namin. Tapos, iiyak na ako kasi sabi ko sa tala ng buhay, kung may nang nangyari ito, ilang beses na muntik na masunog yung lugar namin, pero naaapula. Pero itong taon na ito, grabe. Hindi ko talaga matanggap. Panghirap ng buhay. Totoo yung sinabi mo, mawala yung dami. Sa isang tingin mo, mapaghanap mo kanya. Pero pagkabuhay ang nawala, napakasakit. Pero sabi ko nga po, ang Diyos natin nandyan. Hindi na tayo yung mababaya. Kung akala po natin na walang Diyos, meron po. Sa lahat ko yung sinabing darating sa inyo, nandito po kami. Hindi lang po tayo nakikita ng mga kanis. Pero ang mga po ay hindi po namin. Lagi po tayo nasa at nalangin namin. Ito po ang sigurado at 100% na yung nakikita namin sa inyo.
isama kayong lagi sa aming hanga. After all of these trials and difficulties, ang pag-ibig ng Diyos at ang pangako niya, ako ay laging kasama niyo. Nandito po kami, magliliit na sa inyo, sa maliit na paraan ng makakaya. Ang lahat po niya may biyaya dahil sa Diyos. Palaging nandiyan ang Diyos, anuman po ang katayuan sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyo.